Ang pangalan ko po, Janelle A. Sirio. 22 taong gulang. Nakatira po ako sa Purok 5, Isla Puting Batutondo, Manila, na tinatawag po nila na Dulo. Bata pa lang ako, sumasama na po ako sa katikisim ng Missionaries of Charity Sisters. At nakikita ko po yung sarili ko na katulad po sa mga nagtuturo sa amin na nagsiserve sa simbahan. At isang araw po, napunta po ako dito sa simbahan na kausap yung isang pari. Napatingin po ako sa ambo. Nagtanong po ako kung paano po ako makakapasok sa nagbabasa. Ako po bilang po isang kabataan, sobrang laki pong tulong ng Our Lady of Peace and Good Voyage po sa akin. Lalo na po na bilang isang kabataan at isang nagsiserve din dito po. Ako po kasi sobrang estudyante, tapos anak din po, sobrang stress po. Iba po yung stress sa bahay, sa school, pagdating sa simbahan. Yung stress po kasi dito sa simbahan, masaya, magaan, makakapahinga ka. At yung ginagawa po namin dito sa youth is, nagbumold po kami dito ng mga leaders at inaakay po namin yung mga youth na mamulat po sila dito sa simbahan at magkaroon po sila ng kaalaman sa simbahan po. Kung gaano po kasaya dito sa loob ng simbahan. Bilang isang kabataan po, sinishare po namin ito sa kapwa namin kabataan. Kapag, lalo po pag ini-invite po namin sila sa mga activities namin, kinakausap po namin sila kung may mga problem sila at ini-encourage po namin sila na mag-serve din dito sa simbahan at para makita nila kung gaano kasaya dito sa loob ng simbahan. Marami sa ngayon, lalo na po kalaban po natin dyan unang-una is social media. Marami po ngayon nalululong sa cellphone, gadgets, nakakalimot na po sila sa mga bonding with family and lalong-lalo na po sa Diyos. In addition po, marami din po ngayon na kapwa ko kabataan na nagsisuicidal thoughts po talaga. Hindi po natin alam na marami po silang pinagdadaanan. Lalong-lalo na po nung may nakausap po kami ng mga youth. Iba-iba pong mga situation na mabibigat na kailangan talaga sila na matutukan at may kailangan na may makausap po talaga. Isa rin po ako sa representative ng area po namin, which is po yung Isla Dulo. Marami po sa amin, mga kabataan, lalo-lalo na po ako nung unang sisimula pa lang na walang kaalaman sa mga aktibidad dito sa simbahan. Nung na-discover ko po, nung nakasama po ako sa Parish Youth Ministry, ang dami po talagang pwedeng gawin na hindi namin alam. Na pinapangarap namin, pero meron pala dito sa simbahan. Then, ako po as a leader, as bilang isang kabataan, isang ate, ang ginagawa ko po, inaakay po namin sila papunta dito. At nakikita ko po yung saya nila, kapag nandito po sila sa simbahan, lalo po nakaka-join po sila sa mga activities dito. And na-discover din po nila na marami pala po silang pwedeng gawin at nailalabas po nila yung mga talents po nila dito na hindi po namin alam na may ganun po pala silang talento. Pag nakakapag-invite po ako ng mga kapwa ko kabataan, sobrang saya po, lalo na po sa area namin kasi sobrang hirap po talaga doon kasi yung transportation pa lang po dito, wala na po talaga kasi mahal po yung pang-transpo. So, ang hirap po kapag madami po sila, nahihirapan po ako silang ayan. So, lagi din po akong nagdadasal na sana po bigyan po kami ng kahit pa paano mga sponsor or ng guide na makapunta po talaga kami ng ligtas dito sa simbahan. And good thing din po yun kasi nadadala ko po sila kahit pa paano po na hindi naman po ako ganun kayaman, ganun. Pero kapag sa kaunting bigay lang po, tapos makita ko lang po yung saya nila at nag-enjoy sila. Sobrang saya po, parang satisfied po talaga ako. Sobrang blessed din po ako na may nasasama po akong mga kapwa ko youth po dito sa simbahan. Nasa kapilya lang po talaga kami, nagkakatekista. Then, nung napapunta po ako dito, na-discover ko po na marami. Then, yung pumasok po talaga sa isip ko, nag-sink in po talaga sa akin na isasama ko po yung mga ka-area ko. Gusto ko po na ma-discover nila na may ganitong activity. Kasi para po hindi po kami nakalabas sa comfort zone namin eh. Parang nakastock lang po kami doon. And yun po yung goal ko na isama sila at mag-enjoy din tulad ko. Hindi lang ako, pati sila. So in behalf of Parish Youth Ministry and Council po, palagi po namin silang in-entertain at in-encourage po na sumali po sa organization dito sa loob ng simbahan. Tulad po ng LECOM po, kami po, isa po ako sa LECOM na nagpo-proclaim po ng Word of God.
And yung Karas po, altar servers, pwede po nilang salihan yun, lalo po yung mga kalalakihan. Then, SOCOM, sila po yung pag nagla-live po, online mass, sila po yung gumagalaw po doon. And yung choir po, sila po yung magagaling na kumakanta po sa loob ng simbahan. Ayun po. Marami pa pong iba. Lumuhod po tayong lahat para sa panalangin sa banal na puso ni Jesus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumanto kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan. Puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng iyong banal na puso na namutawi sa iyong banal na mga labi. Buong pagsusumamong hinihiling ko, banggitin ang mga biyayang hinihiling. Kanino pa ako dudulog, kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Saan ko pa hahanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan at kagandahang loob mo at awa? Saan pa ako kakatok kundi sa pinto na do'y pinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa kanya? Ako'y dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ko nakakatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan. Nang sanggalang kapag inuusig, nang lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidimlan sa buhay.
Mahal kong Jesus, buong puso akong nananalig na ipagkakaloob mo ang aking hinihiling, kahit ito'y mga ilangan ng kababalaghan. Naisin mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ang isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin sa aking mga kasawian at kahinaan. Makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, ano man ang ipasya mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniatas ng iyong banal na puso, na ang nais ko'y matupad kong lahat at ang lahat ng iyong mga ninalang magpakailanman. Mahal, kamahal-mahal ang puso ni Jesus, batid ko ang isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana ako ang abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa kanya na maging ampong anak niya at ang kanyang panalangin sa iyo ay lubhang malakas at makapangyarihan. Siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nanginig, dalang ng Espiritu Santo. Abang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wikang mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao. At ang kapangyarihan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayamang dahilan sa mga mahina ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo na pagundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Panginoon namin,
Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ating misa intensyon para sa pasasalamat ni Natrani family, Dantes and Salas family, at para sa kaarawan ni Lita Tenorio, Mary Villagracia, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Emmanuel Villas, Alicia Doroteo, Isabel Villano, Jesus Gorgonia, Juanito Remedios, Rogelio, Ben Roger Lucero, Cristina Figueroa, Honorato Suarez Sr., Teresita Suarez, Vicente Ramirez, Jeremy Barrientos, Griselda Gaspar, Analisa Gismundo, Diela Malapit, Joan Malapitan, Fermin Bermejo, Josefina de la Cruz, Adolfo Magdaraog, Teresita Magdaraog, Hermogenes Alera, Jerwin Javier, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay Biyernes, 14th na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating cura paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. May namimiss ba kayo? Wala? Mayroon, ano? Sinabi ko na sa kanila, na-miss natin sila. Sa pagsunod kay Kristo, may mga orientations. May mga sinasabing ating Panginoon para maging maayos tayo at magaling tayo na mga apostoles niya. Ngayon po mga kapatid, sabihin nga natin sa ating sarili, suriin natin. Tayo ba ay mga magaling na mga apostoles? Tayo ba ay mga maayos na apostoles? Kasalanan, kadalasan po, hindi natin naiiwasan. Kaya, hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala
sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa ating banal na misa na ito, ipagdasal din po natin ang ating mga pumano na mga kapatid, lalong-lalo na po si Archbishop Lagdameo at si Baby Solimed. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin niyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo. At hahalimuyak gaya ng Libanon. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy katulad ng alak. Mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian. At mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino. At dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan
o mahal kong Diyos, samaayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo ang lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kailan ba ninyo narinig ang ebanghelyo na ito? Baka nakalimutan na ninyo. Kailan nyo na ba narinig ang ebanghelyo na ito? Ngayon. Ngayon narinig ninyo. Ano? Pero noong linggo po,
ganito rin po ang ating ebanghelyo, no? Noong linggo. So, noong linggo nga, maalala ko yung sinabi ko yung pag ikaw ay naghahanap ng trabaho, no? Diba? You have to present yourself as being the best para pipiliin kayo para magtrabaho, para i-hire kayo. Kung ikaw naman yung owner, o ikaw yung tawag dito, ikaw yung employer, minsan magpapakitang gilas ka rin, tataasan mo ang sweldo ng isang nagtatrabaho sa ibang kumpanya para lumipat sa inyo. So, kailangan maging the best ka rin, no? Na employer para pipiliin ka ng magtatrabaho. Tayo. Pero kay Kristo, hindi po niya tayo sinasabihan na sumunod kayo sa akin, no? Dahil magkakaroon kayo ng karangyaan sa buhay, no? Sumunod kayo sa akin, hindi dahil sa kailangan niya magkaroon kayo ng easy life, yung mas madaling buhay, ano? Pero yung ang sinasabi ko lagi, God does not promise us an easy life, but God is promising us a meaningful life, no? And what is that meaningful life? Sa pamagitan po ng krus. Yan po ang meaningful life na gusto ng ating Panginoon para sa atin, no? Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, pupuntuhan naman natin ang ibang parte ng ebanghelyo na ito. Dahil sinabi po ng ating Panginoon, sinusugo kayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Pero hindi niya sinabi sa atin, makipaglaban kayo na para mga asong gubat din, no? Pero sabi niya sa atin, mga tupa tayo. So paano ba maging tupa? Sabi niya, dapat maging matalino daw tayo. Dapat maging matalino tayo gaya ng mga ahas. Ang ahas, yung simbolo ng ahas para sa atin lagi ay traitor, no? Traidor. Pero sabi dito, matalino daw ang mga ahas. Kaya kailangan sundin natin yung pagiging matalino nila. Dito natin maalala mga kapatid, na sa isang tao, sa isang bagay, may mga two sides yan lagi. Mayroong mabuti, mayroong hindi mabuti. Ang binibigyan lang nating pansin lagi ay hindi mabuti. Kaya para sa atin, ah, hindi mabuti ang tao na yan. Yun lang kasi hindi na ang nakikita natin. Hindi natin nakikita na appreciate ang kabutihan ng tao na yan. No? So, bilang isang ahas daw, dapat maging matalino tayo. Astute, we have to be wise as serpents nga sinasabi. Pag sinasabing wise as serpent, kami pong mga pari, palaro na pag nililipat kami sa mga lugar-lugar, kailangan ma-update din po kami sa mga nangyayari sa mundo. Hindi pwedeng sinauna din po kami. Kailangan maging updated din kami. Paano bang approach ngayon sa evangelization? No? Paano bang approach ngayon para sa kabataan? Paano ba ang approach ngayon sa mga matatanda? So, kailangan baguhin din. Kailangan updated din tayo. Hindi pwede tayong lagi nalang sinauna. Yes, we have to preserve the tradition of the church, pero ang approach natin, dapat mayroon ding pagkakaiba. Yun nga lang, pag mayroong pagbabago, sabi nga eh, in every action, there's always a reaction. So kung minsan po, kadalasan, negative ang reaction. Para bang sinasabi, ah, ganyan na lang, nakasanayan na namin yan eh. Babaguhin mo yan, naku, mawawala na naman yan. Pero hindi natin nakikita na marami pong nawawala sa simbahan dahil sa ganong pamamaraan, yung hindi updated. There was a time, just big example, no? I was assigned in a parish, tapos hindi ako parish priest doon. So lahat ng ginagawa ng parish priest, ina-appreciate ko talaga. I appreciated everything na ginagawa. Sabi ko, something na makabago, something na tinatanggap ng tao, at something na pumapatok talaga sa mga tao. No? Sinusunod din ang sinasabi ng parish priest, medyo mahirap, nagre-reklamo ng kunti, pero tuloy-tuloy pa rin sila. Ang ganda ng resulta. Ngayon, nang nilipat pa ako ng Paris, naging Paris priest na ako doon, in-apply ko yung, in-introduce ko sa kanila yung mga ginagawa ng Paris priest doon.
Anyway, nagpaalaw naman ako sa Paris Priest, no, na susundin ko yung mga ginagawa niya. At happy-happy naman siya na nagustuhan ko yung mga ginagawa niya. Ang reaction is negative, or was negative. Kagad-agad, sinalubong ako ng, ah, doon lang yun sa kanila, dito sa amin, iba. No? Yun, tiningnan ko lang yung paano sila namumuhay, paano yung participation ng mga tao, at nakikita ko na pakunti ng pakunti. Tapos yung participation nila, sinasabi nila, ah, wala na bang pagbabago? Mayroon ba bang pagbabago? Kasi yung mga namumuno dito sa ating simbahan, no? Ayaw nila na yung pare ay mag-ano ng mga bagong pamamaraan. Sila na lang lagi na susunod, Father. Nung marinig ko yun, at marami nagsabi sa akin, sabi ko, ito na nga ang sinasabi ko, no? Pakinggan natin ang nakakarami at gawin natin ito. Alam po ninyo, pumatok, gumanda ang parokya. Napakasimpleng parokya lang yun. Pangalawa na akong Paris Priest sa parokya nila. Bagong-bagong Paris ang parokya na yun. At nagustuhan ng mga tao. Alam po ninyo, talagang saganang-sagana ang parokya. At hindi kami na problema sa mga fiesta-fiesta. Kasi kada fiesta, na problema ng pera sa kukuha, no? Maghanap ng sponsor, maghanap ng benefactor, kung ano-ano lang gagawin para magkapera, para may maitustos, para may pakain sa mga tao. So ang ginagawa actually namin is simple lang. Humihingi kami ng tulong sa mga tao, binabahay-bahay talaga namin ng mga tao, humihingi kami kung ano-ano maitulong nila. So lahat ng maitulong nila, titingnan namin kung anong kailangan namin. Kung hindi namin kailangan, pinapalit po namin sa store. Mayroon namang store na nagpapalit nung hindi namin kailangan, no? So, yun, pinapaluto namin yun sa mga volunteers, tapos ibinibenta namin. So, pag fiesta, hindi po libre lahat, no? May binibenta po. So, yung naibenta na, kahit na yung mga nag-donate, bibili din po sila, pero sa halagang kayang-kaya nila. No? So yun ang nangyayari. The following fiesta, hindi na namin kailangan maghanap ng sponsor or benefactor dahil may pondo na. No? So yun, luto na lang. Tapos i-rolling na lang yung, ano, yung budget na yun. Wala kaming problema sa mga fiesta. Ang laki pa nang naitubo noon na nailagay pa sa pondo din ng parokya. No? So isa lang yan sa mga pagbabago na ginawa namin na naging maayos. Nang dumating naman ako dito sa Pilipinas, nasaan ako sa isang lugar, gusto kong i-introduce. Pag sabi ko palang ng ganyan, ang kagad-agad ang sinabi sa akin, nako, Father, hindi papatok yan. No? Dito ay ganito, dito ay ganyan. Sabi ko, wala pa nga, hindi pa nga nasusubukan. No? Tapos, the sad thing to note is, hindi matanda yung nagsabi. Ang nagsabi is a very young person. Kaya sabi ko sa kanya, ang bata-bata mo, pag ganyan na yung pag-iisip mo, paano na kaya pag tumanda ka? No? So ganyan mga bay, hindi lang po namin natutukan yun dahil nilipat na po ako, nag-reshuffling na po kami. No? So hindi namin natutukan yun talaga. So hanggang ngayon, ganun pa rin sila. No? Walang nagbago, walang naayos. Tuloy lang yung sabi nating every fiesta, hanap ng benefactor, hanap ng sponsor. So, isa yun sa mga bagay na kung minsan, pag may introduce tayong bago o pagbabago, kadalasan po tinatanggap, pero minsan hindi rin tinatanggap. Nakakalungkot dahil yung reaction sa pagbabago kung minsan ay negative. No? Pero tuloy pa rin. No? Sabi nga na ating Panginoon, tuloy lang. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti kung ito ay para sa ikabubuti ng nakakarami. No? So isa yan. Pangalawa pong sinabi dito sa ating Panginoon, maging matapat kayo gaya ng mga kalapati. Sa English po, sa Gospel in English, sinabi po na maging simple tulad ng mga kalapati. Kahit na maging wise kayo, kahit na maging smart kayo, dapat nandyan pa rin yung simplicity of heart. No? Ibig sabihin, yung humility dapat nandyan pa rin. Hindi pwedeng matalino tayo, hindi pwedeng wise tayo, at magiging mayabang na tayo. Ang gusto ng ating Panginoon is that purity of heart
that simplicity of heart and that faithfulness pa rin po. Matapat, no? Faithfulness pa rin po sa salita ng Diyos. So, dalawang bagay napaka-importante, no? Dapat we have to be wise, dapat we have to be matalino tulad ng Ahas at maging matapat o simple tulad ng Kalapati. At ang pangatlo na sinabi niyang napakaganda na dapat nating alalahanin lagi ay huwag kayong matakot kung ano ang inyong sasabihin dahil hindi kayo ang magsasalita. Ang Espiritu Santo ang magsasalita para sa inyo. Yun lang, we have to be faithful always to the Holy Spirit. We have to listen to the Holy Spirit. Pero yung anlang kung minsan, yung mga iniisip natin kung minsan, akala natin Holy Spirit na yun, at tapos sabihin natin sa mga to, ang sabi sa akin ng ating Diyos, ang sabi sa akin ng ating Panginoon, ay ganito daw ang dapat nating gawin. We have to be wise also para ma-decipher din natin, ano, at maano din natin, ma-sure din natin, masigurado din po natin kung ito ba talaga ang sinabi ng Diyos o ito lang yung iniisip ko. Ito lang yung imagination ko, ito talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. Ano? So mga bagay po, there are a lot of things na dapat nating ayusin din sa buhay natin. No? So, huwag dahil tayo matakot kung anong sasabihin natin, pakinggan lang natin ang kagustuhan, ang gustong sabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At paano natin malalaman na yun bang sinasabi nating Espiritu Santo? Magbasa po tayo ng Biblia. Makinig po tayo sa mga expert na nagsasabi tungkol sa salita ng Diyos. Yung mga interpretations ng Biblia na hindi po galing lang sa atin, no? At sinasabi natin, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Kasi kadalasan po, nagbibigay tayo ng fake news, no? At ginagamit pa natin ang Diyos. Ginagamit pa natin ang pangalan ng Panginoon na nagsabi, itong sinasabi ng ating Panginoon, pero yun lang pala ay sinasabi natin, hindi ng ating Panginoon. Ano po? So, pray harder, reflect more, and read more also. Try to pray with the Bible always and reflect on what Jesus is saying on the Bible. Hindi yung interpret natin sa pamamagitan ng sariling atin lang po. Ano? Gawin natin ito nang maayos naman natin maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ng formation, kaya kailangan natin makinig sa mga seminars, kailangan natin, huwag tayong maging mayabang, nasabihin natin eh, hindi na natin kailangan ng formation, hindi na natin kailangan ang mga seminars na yan. Dahil akala natin, alam na natin, marami pa pa tayong dapat malaman. Dahil parang ang simple lang ng Biblia, pero hindi po ganyan kasimple yan. Dahil kailangan nating malaman ang background kung sino ang sumulat ng nasa Biblia na nakasulat. Ano po, no? So, sa araw nito mga kapatid, more orientation from our Lord Jesus Christ bilang para maging maayos at magaling na mga apostoles niya. Ang sabi sa atin, maging matalino tayo tulad ng mga Ahas at maging matapat tayo gaya ng mga Kalapati. At lagi nating isaisip, let us pray for the guidance of the Holy Spirit para hindi naman maiba ang mga sinasabi natin sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na Siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu.
ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng pagbabatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya ng makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin ka mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay. Upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Baby Solimed at saka si Archbishop Lagdameo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, alang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Yung galing po sa puso. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Hesukristo ang laging nagsasabi sa atin na dapat lagi tayong maging tupa kahit nakaharap natin ay mga asong gubat. Humility, kababaang loob, at katapatan. Siya pong ating Panginoong Hesukristo ang dapat nating sundin. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So kung sino man po sa inyo ang gustong pumunta sa Thanksgiving Mass, no? 40th anniversary ni Father Rene, ni Father Jofil Trivilla at saka ni Father Paul, dating Paris Priest dito. Paulige, no? Father Paulige. No, tatlo po sila magse-celebrate ng kanilang 40th anniversary as priest, no? Bilang mga pari doon po sa Provincial 8 o sa San Nicolas Parish sa Quezon City. Ang misa po sa linggo ay 11 o'clock. Kasi may nagsabi sa akin na 10 o'clock daw, no? Pero nakita ko po yung invitation, ang invitation po nakasulat 11 o'clock, no? So mas okay na rin yung 10 siguro para mas maaga kayong dumating doon, no? So yun po, para sa mga inimbita o lahat naman yata tayo inimbita, ano? Kasi nakapost sa Facebook eh. Basta nakapost sa Facebook para sa lahat yun, di ba? So imbitado po tayong lahat. So kung sino may gustong pumunta, 11 o'clock po ang misa doon sa Provincial 8 namin or San Nicolas Parish in Quezon City. Okay? Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan
na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.